Evermoon gaming chair. Ito yung pinakamurang gaming chair ngayon. Pero hindi lahat ng mura maganda. So, tingnan natin kung sulit ba. Yata kasama na yung delivery charge. At ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-assemble at bibigyan ko na kayo ng breakdown kung sulit ba siya sa presyo niya. Ipapakita ko ngayon yung mga parts ng gaming chair. So para pag chinek nyo din, alam nyo na kompleto yung gamit nyo. Kasi baka mamaya kulang kayo ng armrest, di ba? So ito yung sa headrest niya. Tapos ito yung sa likod, yung massager. So meron siyang USB. So i-coconnect yung nando sa power bank o sa kung saan naman, tapos yun. Mamassage siya na rin kayo. Tingnan natin kung gumagana rin siya mamaya pag okay na siya. Tapos ito yung isang armrest. May kita nyo maganda siya eh. Para sa presyo niya. Kunyari, iisipin nyo parang mura. So baka yung cushion niya medyo manipis. Ito hindi. Makapal ka pala siya. Tsaka maganda siya. Hindi natin mamaya pag pinupuhan ko na. Tapos ito yung isa pang armrest niya. So dapat dalawa yung armrest niyo. So dalawa yung kamay niyo. Tapos ito yung base nung sa paa. So maganda siya kasi hindi siya bakal. Kasi yung isa kong upuan, yung pang office niyo. Bakal kasi siya, imbilis na sira. Isang taon lang sa akin. Ito yung D-bar. May makikita niyo naman kung saan siya nakalagay. Yan, so ito yung sa ilalim. So ito yung pang recline, decline yung pang lift. Tapos ito yung sa may likod. Ito yung mga, ano, mga parts niya, yung gulong, tapos nandito rin yung mga tornilyo, tapos yung tools nandito rin. Sabi sa akin nung binili ko ito, may ano to, may sobra tong tornilyo. Tapos ito naman yung, ang binili ko ito, kala ko 50 inch na TV. Ito yung sa upuan, tsaka yung sa footrest. So ito yung sa upuan yan. Ayan guys, may kita nyo ito, napalambot. Akala nyo hindi ito murahin na gaming chair. Yung cushion niya okay. Tapos nandito rin yung footrest niya. Hindi ko siya alam kung paano ito. Kaya natitignan ko sa instruction. Tapos ito naman yung... Ito na yung sa likod. Ano, resin. Resin. Pwede ko ilagay ito sa likod ng upuan ng kotse ko eh. Ito siya. Sa malambot. Yung cushion niya okay. Para sa presyo niya. Malambot siya. Ito yung manual niya. Na malamang na hindi niyo babasahin. Kaya nga kayo nanonood ngayon dito. Mamaya titingnan natin. Tapos, ito naman yung karton niya. Masayosin natin ito. Okay, so yun na yung mga parts niya. So ipapakita ko na sa inyo kung paano siya i-assemble. Babasahin ko rin siya kasi hindi ko okay, so unahin natin dapat yung paa. Okay. So ilalagay natin yung gulong dito. So yun yung mga parts. So ito yung mga gulong. So lima to. Tama ba lima? O lima to. Tapos ito yung sa ilalim ng upuan. Compressor ata tawag. Lagyan natin siya rito. Na-fold. Sana all na-fold. Pupush nyo lang siya rito. Tapos pag nag-lock na siya, okay na. Ano yung gulong? So ito na yung gulong niya. Okay na siya. Next natin yung air stem na tinatawag nila. Gas rod din yung tawag nila dito. So ilalagay niya lang siya directly dito sa So ito na yung next niya. Ilalagay niyo lang ito rito. Tapos mag-a-adjust siya pag na-install niyo na yung buong upuan. Pag inupuan niyo na siya, tapos ikot-ikot na kayo, mas magka-tighten siya. So mas magiging maayos. Next naman yung T-bar. Ilalagay natin siya sa upuan mismo. Yung sa likod. So ito.
i-install natin yung T-bar dito sa dugo. So ilalagay natin yung screw dito, yung mga maliliit lang. Sa magkabilang gilid, sa magkabilang T, maliliit lang. Siguro dito, baka malaki. Kasi medyo makapal siya. So titingnan natin kung kaya siya yung maliit. Higpitan nyo siya yung enough na hindi na siya gagalaw. Pero be sure lang na hindi naman sobrang higpit, baka matira naman yung cushion sa likod. So yung mahaba yung ano, yung mahaba, yan, yan yung dito sa may lalim ng tirad. Mahaba na manipis. Akin na yung isa, para may comparison sila. Ito kasi yung isang kasukat niya, pero makapal. Next natin yung dito naman. So ilalagay na natin tong lifter niya, kung ano man tawag dito, sa ilalim. Yung tray. Dito. Ang hilat eh. Yun, no? Putres. So dito naman yung dito, yung dalawang maliit, ulit ito. Tapos dito naman yung dalawang medium size na manipis. So, tunayin natin ito. Wala kasi dun sa guide kung para saan yung mga screw eh. Ayan, okay na siya. So yung next niya, isusuot mo na ito sa... dito. Align mo lang. Ayan, okay na. Next naman, kabit natin yun. Itong nasa likod. Yung sandalan. Itong racing. Backrest. Racing nga, pang racing eh. Racing. Luluwagan mo muna to para may shoot mo tong dito. Para sa electric pan. Ito na rin yung magiging lock niya. Ayan. Hindi mo naman kailangan pagdiin. Of the jack. Okay. Pwede mo siyang i-adjust depende sa ano mo, sa ulo mo. So titingnan natin kung saan ba ako. Kung gaano taas ko siya ilala. Na, so, pumuna ako. So i-depende niyo kung gaano niyo kung gaano kataas dapat level kasi yung ito. Ano pong gupe? Ano pero okay na pala. Okay na dad, sakto lang. Na. So, pagtapos na masukat nyo kung hanggang saan nyo gusto, pwede nyo na siya higpitan dito. So, next yung armrest naman. No? Ito. Yan. Forma. So, sabi dun sa manual, mas maganda daw unahin yun nandito sa ilalim. Ito. Bago mo siya dito sa taas. Pero, i-check nyo muna maigi kung saan yung dapat sa left tsaka yung sa right. Kasi... oh. Baka dapat, nyo na, tapos dapat yung puti, nasa labas. Yun yung tama. So dito ang gagamitin natin, yung mga mahabang, makakapal na screw. Sana all may assistant. Bayad to. Makakalam. Pamilya kita mamaya. Ayan! Wow! Yung last na no, ilalagay mo na yung headdress niya tapos yung back pillow. Ginagay to. Dito. Luwagan ko muna. Naluluwagan ko ba ito? Bakit naluluwagan? Ah, wala. Hihila. Eh, mami, screw! Pumupo na siya. Pumupo daw siya. Saglit lang, baby. Wait lang. Nauna ka pa kay daddy. Baby ka,
Muna na daw siya upo ha. Nasa likod pala to. Kala ko ano. Pinabil naman yan. Why so adorable? Okay na siya. Tapos ngayon, testingin natin yung massager. This is yours. Oh, ay nga. Meron ito, na. Ito, tabi. Ayan. Okay naman siya. Nanggagane. Ayan. Tsaka naririnig yun naman yung vibe. Ewan ko, naririnig yun siya. Ayan, tanggalin na kami. Ayan, gumagal na. Wala naman electric fan na sa likod. Tingnan natin kung talagang nagmamassage siya. Pwede na. Tingnan natin yung recline. So yung recline niya guys, nandito sa ilalim. Alis ka daw! Ito yung dulo. So hanggang ganyan lang yung kaya ng higa niya. Oo, yung recline. Okay na siya. So ito yung sa recline, yung nasa... Ito, nandito sa likod. Tapos ito, ito naman yung pang-angat. Up, angat, tsaka baba ng upuan. So ibabalik ko. Ganun lang. Alright! Tapos ito. Angat! Yun oh. Yun oh. 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 Ito yung sa footrest. Tirahin mo lang siya. Ayan. Tapos flip mo to. Pakan! Pangat yung pag-flip. Ayan. Tapos recline mo na to. Ayan mo na siya. Ayan. Tapos tulog ka na. Habang nagtatrabaho. Para... Pwede naman? Pwede naman daw. Sabi. Kasi niya maramdaman yung ano eh. Oh. Kanina pa siya. Yeah. Wow! Ayun siya ka, baby. Malambot? Malambot? Good? Ow! Good? Ow! So yun na nga kung paano i-assemble tong Livermoon gaming chair. So bumalik tayo sa una nating tanong kanina. Sulit ba siya? Ang sagot ko lang dyan, kung i-grade natin tong upuan na to, based lang sa presyo niyang 3,200 pesos. Napakasulit niya na guys. Same manufacturer sila ng Light Regal. And to think na mas mura pa to dun sa mura na yon na Light Regal. Kung Light Regal ba yung tawag nila doon. Napakasulit na niya. And yung cushion niya guys, hindi siya sobrang kapal gaya ng ibang gaming chair siguro na mga high-end. Pero dahil nga sa presyo niya 3,200 lang, napaka-okay na siya para sa akin. And i-compare man natin siya sa mga office chair na hindi na nalalayo yung presyo niya rito. Para sa akin, mas okay siya. Hindi na rin pang turo, hindi na rin pang trabaho, pwede mo na rin siyang pang laro. Kasi nga, napaka-comfortable pagka nakaupuha sa kanya. Tapos, may recline pa siya. Ganyan. Diba? Pagka gusto mong matulog, pagkatapos maglaro, pwede ka na dito kagad matulog. That's it for our video today. Kung nakatulong to sa inyo sa pag-decide na kung anong bibilihin yung gaming chair, i-hit nyo naman yung like button and consider subscribing sa aming channel. At kung meron kayong gustong i-request na video, feel free to comment down below. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye! Hindi na kita kailangan. Welcome to Mobile Legends!